So right mga kariskarte, good morning na naman sa inyo dyan. Shout out sa ating mga taga-subaybay dyan sa iba't ibang sulok ng mundo. Alright. So ngayon mga kariskarte, meron tayong gagawin. Mag-tutorial tayo kung paano tanggalin yung sunroof frame ng Jitor X90 mga kariskarte. So kasi nga ang maging problema nito mga kariskarte, yung isang side lang yung gumagana yung railing dito sa kanan, yung isa hindi gumagana mga kadiskarte. So yung gagawin natin, papaklasin natin para may align natin na mabuti yung salamin niya mga kadiskarte, para i-release muna yung sasakyan temporary kasi yung parts ay VOR pa mga kadiskarte. So dagdag na rin natin dito pag nabaklas na natin, pipiktura natin yung sira mga kadiskarte para i-send natin sa warranty. So papakita natin sa inyo mga kadiskarte kung ano nagiging problema nito, bakit natin babaklasin yung railing niya. So what's this mga kadiskarte? So ito yung naging problema niya mga kadiskarte. Kung nakikita niyo gumagalaw yung isa, yung isa naman nandito pa rin, steady pa rin siya, naka-close pa rin siya. Ayan. Kaya hindi natin may align na mabuti kasi ito hindi ma-close. So close na natin yan, hindi siya bumababa mga kadiskarte. Ayan. Nakaangat pa rin siya. Ayan. Tinanggal ko na ngayon salamin pero hindi pa rin maano. Kaya ang gagawin natin, pwede namang ang motor lang ang galawin natin mga kadiskarte, na ikot natin yung kinakabitan ng motor doon para ma-align to. Pero ang problema lang kasi mga kadiskarte, kailangan natin yung baba para makita na rin natin kung ano yung problema. Kung puto lang cable, pipicture natin para ma-send sa warranty mga kadiskarte. So yun mga kadiskarte, Ayan, so yun mga kadiskarte, yung nagiging problema niya, yung kabilang side lang yung umaangat, yung kabila hindi. Kaya maingay mga kadiskarte kasi nga pinipilit ng motor ayaw, kaya yun ang umiingay. So ngayon siyempre hindi natin may align ng mabuti. Gagawin natin, babaklasin natin yung ang frame muna, pipicture natin kung ano yung nagiging problema doon para send natin sa warranty. Kasi kami pala magwa-warranty ng Jitor dito sa lugar na to. Kasi nga parang sub-dealer kami dito. So yun mga kadiskarte, siyempre pagtanggal natin ang sunroof mga kadiskarte, magbabaklas tayo ng mga sidings dito mga kadiskarte. Siyempre may airbag dito, may side curtain airbag dito. So siyempre kailangan natin babaklasin yung baterya mga kadiskarte para safety. So sige mga kadiskarte, start na natin mga kadiskarte. So dito naman mga kadiskarte sa kanyang sunshade. Pag magtanggal dito mga kadiskarte, ito yung cover niya, unahin nyo muna tanggal. Huwag kayo magsikwat dito sa isa kasi nga naka-fix yan, baka masira nyo. So dito kayo magsikwat mga kadiskarte sa cover niya kasi may screw dyan. Ganun din yan sa kabilang side mga kadiskarte. Ganun din yung procedure niya sa pagtanggal. Ayan, so ito mga kadiskarte, yung pagtanggal naman dito ng sidings dito mga kadiskarte, buksan nyo dito, may ano dyan, may takit, may screw dyan. Pagkatapos dito sa ilalim, may screw din dito. Ayan, unahin nyo muna tuklap yung ilalim kasi may screw dyan. Huwag kayong sikwat ng sikwat kasi minsan nababasag mga kadiskarte, may nang plastic yung China. Kunting ano lang nagka-crack. Huwag na natin tanggalin yan lahat kasi nga makikita naman natin eh. Ayan. So dito na lang. Ayan. Ganyan na lang mga kadiskarte. Tutuklapin na lang natin yan. Hindi natin yan totally na ibaba kasi nga maraming babaklasin pati sa ibaba.
Kasi unang may lagay yung babae, tapos yung taas, kaya hindi natin mababaklas yung taas kung hindi natin mababaklas yung baba, mga diskarte. So yan na, nag-awang na nga. So yan na yung sunroof natin, nakikita na natin dyan. Nabubuksan din natin yung lahat na likod na to kasi nadideform kasi, mga kadiskarte, yung ano, yung bubong nya kung hindi natin tatanggalin to. Bipilitin natin. Yan, so ito, mga kadiskarte, natanggal na natin yung frame. Ayan. Sa pagtanggal naman, mga kadiskarte, ng frame, pag ito ay naibaba nyo na, hindi ko na kasi tinanggal, mga kadiskarte, dito sa likod kasi matrabaho. Kaya ginanyan ko na, dinukot ko na lang. Tingnan mo yung mga sugat-sugat ako. Ayan. Dito sa mga kadiskarte sa likod, parang hindi kayo malito, tatlo ang tornilyo dyan kung dudukotin nyo. Pero kung ibaba nyo naman lahat, oh, mas makikita nyo siya. Tapos yung nakapaikot dito ng mga bolt sa gilid. Ayan. Tapos dito, mga kadiskarte, konting hatak nyo lang palikod kasi nga sumasabit siya sa view mirror. Mga connector, huwag yung kalimutan. Ito, kailangan bago nyo ibaba yung ceiling, mga kadiskarte, nakatanggal na tong connector kasi nga nababatak siya, baka masira dito. So yan na. Papakita natin sa inyo kung anong naging problema, mga kadiskarte. So naibaba ako na kasi nandito na sa ibaba. Ayan. So kung nakikita niya, mga kadiskarte, tingnan niyo yung cable niya, yan lumabas. Nasira na yung plastic dito sa takip sa taas. Kaya pinagtatalunan namin nito, motor daw problema. Sabi ko, cable ang problema niyan. Ngayon, kailangan natin ng picture para isend sa warranty. Yan, lumabas na siya. Okay. Yan yung kabuhang frame niya. So, itry natin itong ibalik sa normal. Kung may balik pa, kung hindi na, wala siya magagawa, mga kadiskarte, kundi palitan ito. Yung buong frame. Hindi ko lang alam kung napapalitan ang cable, pero tingin ko lang hindi, mga kadiskarte. Tingin ko frame ang kailangan palitan dito. Pero try natin. Yan naman yung itsura niya na nakababa. Hindi kasi makikita eh. Yan yung itsura niya sa sasakyan, mga kadiskarte. Maganda rin may sunroof na sasakyan. Ang problema lang pagka nagka-problema. So try natin i-repair yan, mga kadiskarte.